Kung madalas kang nakikinig ng mga 80s Japanese city pop music, eh malamang hindi na bago sa'yo ang pangalan ni Miki Matsubara. Kilala siya sa mga sikat niyang song gaya ng Jazzy Night, Nito no Sanjikan at Stay With Me. Pero konti lang ang nakakaalam kung sino nga ba talaga si Miki Matsubara sa likod ng kanyang singing career. Kumusta sa inyo mga otaku weebs, normies, kids here? In this video, pag-uusapan natin ang isang sikat na Japanese pop singer noong 80s na kilala sa pangalang Miki Matsubara. Pero bago natin pag-usapan ng video na yan, roll the intro! Si Miki Matsubara ay isang Japanese composer, lyricist at singer na taga Nishiku, Sakai, Osaka, Japan. Siya ay pinanganak noong November 28, 1959. Lumaki siya sa isang pamilya kasama ang kanyang nakababatang kapatid na babae at ang kanyang ama na isang miyembro ng board of directors sa isang ospital at ang kanyang ina na part ng isang kilalang Japanese jazz band and comedy group na kung tawagin ay Crazy Cats. Habang siya ay nag-aaral sa high school, si Miki Matsubara ay naging part ng isang music club sa kanilang paaralan at bumuo ng rock band na kung tawagin ay Kurei at siya ay naging keyboard player. Noong 1977 mula Osaka, bumiyahe mag-isa si Miki Matsubara papuntang Tokyo para ipursu ang kanyang pangarap na maging isang full-fledged singer. At ang mga sumunod na taon noong 1979, dito na nga nag-start ang kanyang career as a singer at nakilala sa kanyang pamosong sikat na Mayonakador, Stay With Me, na until now year 2022 ay sikat pa rin, even sa Spotify. At ang song na nga din yan na nagkaroon ng ilang mga artist cover gaya ni Akina Nakamori na isang kilalang Japanese actress and singer. Noong late 90s ay nag-compose din siya ng isang song na ginamit sa isang sikat na anime series at ito nga ang Mobile Suit Gundam 0083 Stardust Memory na ang title ay The Winner. Di gaya ng mga ibang sikat na singers ngayon na halos time to time updated tayo sa kanilang mga personal lives, si Miki Matsubara walang halos masyadong details about sa kanyang personal life aside sa nagpakasal siya sa kanyang mister na ang pangalan ay Masaki Honjo na naging backing drummer ng kanyang banda na di kalauna naging dentist at pumanaw noong 2007 sa edad na 54. Sa pagtatapos ng taong 2000, biglang nawala sa limelight si Miki Matsubara at tuluyang iniwan ang kanyang singing career dahil na rin sa kanyang sakit na cancer na infection sa uterine cervix at tuluyan na nga siyang pumanaw noong October 7, 2004 sa edad na 44. Pero kahit wala na siya, ang kanyang legacy at mga songs ay nananatili sa puso at isipan ng mga fans at isa na ako doon na madalas nakikinig ng kanyang mga original songs. And that is for today's video. Hope you guys enjoy watching it. And as always, don't forget to like, comment and subscribe. See you on my next video. Igzo!